ang kampo naman po nito ni Bantag, eh, sinasabi nila, may tao talaga na tinuturo silang mastermind dito sa insidente na ito na dapat pong imbestigahan din. Kasi total, ang sinasabi naman ng ating law enforcement agency, sinusundan nila kung ano yung ebidensya. Ang pinupunto dito ni Bantag, sundan nyo rin itong ebidensya na sinasabi ko. Yan po, sige, basahin natin itong balita na ito na nakita rin po natin mula sa GMA News. No? Since yan yung inyong basis, ang ebidensya ng inyong basis, abay, sundan nyo rin po ito. Dahil ang sinasabi dito ni Bantag, mukhang may ibang tao, no? may ibang tao na tinutukoy dito na posibleng siya ang mastermind. Yan. Yung atin pong aha, pulisya, umaga ang ating Philippine National Police, ganoon din po ang NPIO, sinabihan po sila na yung mga magkakapatong-patong, tapos walang maayos na lalagyan yung mga labi. Ano po ang mga napansin ng PNP sa ginawang inspeksyon sa mga namatay? Bagong pangalan ito kakosi, Herman Agoho. Ang napansin po talaga, Sir Ida, everyday ko pong pinagdi-develop itong mga storya na ito, ha? Sige, basahin natin. Investigators will look into the claims made by suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, the alleged mastermind doon po sa insidente ni Percy Lapid regarding po sa pangalang Herman Agoho. Yan po ang sinasabi ng Philippine National Police ngayong Lunes. Yung kanyang aligasyon regarding dito po kay Herman Agoho ay iimbestigahan po yan at titingnan din ng PNP at ng NBI. O yan, dapat ka-copy ha. Kung mabilis tayo kay Bantag, bilisan din natin ito. Kasi kung ebidensya kayo pinagbabasehan, no? Yan po yung sinabi dito ni PNP spokesperson, si Police Colonel Jean Fajardo sa isa pong interview sa GMA News na unang balita. I-quote natin siya dito. Sabi ko nga before, even the Department of Justice and the Department of the Interior and local government po, nagsabi po na from the start, we will proceed where the evidence take us, she added. Correct nga naman. Kung may mga nalalaman na may mga lead na natatanggap mula sa individual o mula sa isang informant, ay yun po ang sundan. At yan po ang sinasabi ng PNP. Paninindigan nila yan. Fajardo, however, said the PNP is appealing to the public not to lose focus on the investigation and urged Bantag to bring his defense and evidence to the proper courtroom like the preliminary investigation. Ito, sigurado talaga dito ang PNP, no, na sagutin ni Bantag yung mga allegations sa kanya. Pero wag naman daw mag-alala sa mga supporters po ni Bantag. Eh, tawag doon, sasagutin naman daw. So wag pong mag-alala doon sa mga supporters dahil eh, hindi naman daw po lalaban sa gobyerno, no? Itong Friday lamang po, Bantag broke his silence amid the murder complaints filed against him over the death of Lapid and Cristito Villamor Palanya, a new Bilibid prison inmate who allegedly served as the middleman in the October 3 incident of Lapid. May bagong pangalan na nagsisilutang. Ano pa lang ito, ha? Kakopi, ha? Wala pa itong dalawang buwan, ha? Ano pa kaya sa mga susunod na araw? Para tayo nasa teleserye, no? Nagdi-develop yung mga kwento dito. Every day, may nadadagdag na kwento. Ang problema, divulge sa media, kakopi, na ilalabas lahat sa media itong mga balita na ito. Ian Pina Florida, no? Step down, Rimulya. Step down, Rimulya. Ulit-ulit ito, ha? Kay Ian Pena Florida. Ela Ela, ayan, bump dog daw yung title. Albert Del Rosario, may kaugnayan niya sa kaso ni De Lima. Sino ba ito ka-copy? Ito bang si Herman ang tinutukoy mo dito? Nagtatahi-tahi ng mga issue dito, ha? Nagkakalabasan na lang mga alas ang magkabilang kampo. Kasi may mga naniniwala pa rin kasi ka-coffee, no, na may mas mataas pa kay Bantag eh, na nag-orchestrate nito, no? Kumbaga kumukumpas dito. At yung iba hindi convinced na si Bantag eh, ang nasa likod nitong mga insidente na ito. May mga mas mataas pa na actually pinapatungkulan niya nila dito. Though hindi naman nila directly sinasabi dito, eh baka si Pangulong Rodrigo Duterte, no, sinasabi nila. Yun ang kanilang inililink doon eh. Pero paulit-ulit ng sinagot yan eh ng mga kaalyado ni PRRD na wala na siyang motive, no? Well, absuelto na siya doon kasi kung gusto niya pa, pero hindi naman yun valid ka-copy, no? Yan ay opinion lang din naman yan. Eh, kung gusto niyang gawin yan kay Percy Lapid, doon pa. May mga nagsasabi din sa ating comment section sa dinami-dami ka-copy ng nabanatan ni Percy Lapid sa kanyang programa. Parang unfair naman na i-single out dito si Bantag.
personal ang banat kay Rimulya. Kung may akusasyon siya kay Rimulya, ilagay niya sa papel para may silbi ang mga laway niya. Otherwise, all is trash talk, sabi ni Florina. May punto ka rin naman dito. Edit Purpura, hello sa'yo. Watching you again. Maraming salamat po. Kay Entrepman. Hoy, Entrepman, happy viewing sa'yo, ha? Nakikinig din sa atin. Dapat si Rimulya isuspend din para patas parehong investigasyon. Dapat di lang tayo sa isang panig tumingin. Ungkatin natin ng pareho yung both sides, ang sabi ni Entrepman dito. So anyway, Kakopi, sige. Stop na tayo dito kay Bantag, no? Dahil kota na tayo kay Bantag. Actually,